umaabot sa humigit kumulang 200,000 ang inisyal na halaga ng pinsala ng sunog na nangyari sa Topsy Terminal, Concepcion, Pequeña, Naga City, dakong madaling araw ng Enero 23, taong kasalukuyan. Base sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, Naga City, napag-alaman na sa bahagi ng kainan sa kusina nagsimula ang sunog. Ini pong ginigibong investigation regarding po sa sulo. Actually sa munyan po iniimbitahan ta po itong mga yung tao po talagang involved duman, yung taong yaon po duman. Na sa munyan po kaya di mapo po mahagilap. Kasi sabi po kang owner, sila sindangani po hindi nagpapakita sa kanila. So yung tagaluto mismo dai nagpapakita. And kasi po yung base sa satuya pong initial investigation, itong sunog or yung sulo is nagmula doon sa pagluluto. And yun nga na po para ma-confirm ta, gusto tang makaulay mismo itong tagaluto. Napag-alaman rin mula sa may-ari ng nasabing kainan na maging sa kanila ay hindi pa rin nagpapakita at tila wala pa rin paramdam ang mismong tagapagluto nila na siya mismong naroon sa kusina nang magsimula ang sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang imbestigasyon ng Bureau of Fire tungkol sa bilang ng mga sasakyan na naapektuhan dahil sa nabanggit na sunog. We placed the estimated damage more or less 200,000 po ano. Pero ino po mabago pa base po duman sa affidavit of loss na isasubmit. And sa pagkakaaram ko po kaya, igwang katain na establishmento wherein display area po ini kang mga used car, mga second hand cars na na-damage. Dagdag ni Senior Inspector Mendoza, kinakailangan lamang sa ganitong mga pangyayari ay maging alerto at dapat may kaalaman pagdating sa paggamit ng mga bagay na maaaring makatulong sa paunang pag-apula ng sunog, tulad na lamang ng paggamit ng fire extinguisher at ilan pang mga bagay na maaaring makatulong sa mga kaparehong sitwasyon. Jane De Guzman, BHTV News.